Pangarap ng marami sa atin ang magkaroon ng maayos na trabaho pagka-graduate sa kolehiyo. Pero minsan, nag-iiba ang ating pangarap kapag nagbago ang takbo ng ating kapalaran. Gaya na lang ni Abby Mercado. I was a nursing student. I graduated in 2014. And technically, after I graduated nursing, nag-stop akong gumawa ng kahit ano. I was very confused. I didn't know what I wanted to do kasi I realized na parang hindi ito yung course for me. Hindi ito yung gusto kong gawin habang buhay. I felt a little lost. Makaraan ang isang taon, nagdesisyon si Abby na tumulong sa kanyang mga magulang na nagtatrabaho para sa Team Philippines ng World Championship in Performing Arts. Dahil seasonal lang ang trabaho, seasonal rin ang kita. Hindi naman siya something na all year round. So syempre, there were still days na parang wala pa rin akong ginagawa. One day, nag-aayos lang ako ng gamit sa bodega namin. And then I found her tools, yung mga tools niya for beading. Nakita ko yung mga beads. Sabi ko, parang naalala ko pa kung paano gumawa nito. Tapos sabi ko, sige, try ko. Try kong i-gumawa ng isang bracelet. Kasi when I was younger, nanonood ako sa mom ko gumawa noon. Sa pagiging relihiyoso ng kanyang pamilya, hindi na bago para kay Abby ang magrosaryo. Katunayan, isa sa kanilang pamilya ang kandidato sa pagiging santo. It started at home na parang we really gather to pray. Yung kapatid ng lolo ko na he was a candidate for sainthood. His name is Amador Tahanlangit. What he would do before, bibili siya ng mga radyo, then ipapamigay niya sa mga taga-bukid na hindi na naaabutan ng cable. Sabi niya, ang request ko lang, i-on niyo tong radyo every 4 or 5 a.m., ganyan. Tapos yun, i-initiate niya, magdadasal siya at that time ng rosary. And namimigay siya ng rosaries noon. At hindi akalain ni Abby na ang pagiging madasali niya ang magbibigay daan pa sa kanyang pag-asenso. Wala talaga akong puhunan since sa mom ko siya galing. Pero nung nag-replenish na ako at kumuha na ako ulit ng mga stock, sabihin natin na sa mga 10,000 po. Ito po yung mga rosaries ng Ladders to Heaven. Yung rosary na for Holy Week, it's called the Way of the Cross or Stations of the Cross na rosary. Para po dun sa mga, especially kapag Holy Week kasi traffic, kapag bisita iglesia, hindi na nakakaabot ng simbahan yung iba minsan. So, I came up with this. This one is $450. Ito yung mga door hangers. Nasa 320 pesos po siya. It comes in an acrylic box na din po. May kasama na din pong prayers. And yung mga bracelets po, they range from 120 to 350. Kasi yung mga beads po na gamit ko are semi-precious stones na po talaga sila. And authentic po lahat. Yung mga car rosaries naman, same po. Yung presyo nila depende din po sa beads na gagamitin. And itong bestseller ko na freshwater pearls po. This is 280 pesos naman po. Sa kanyang business, malaki ang naging papel ng social media. Sobrang laki ng factor ng social media. It's actually the only way na nag-earn ako. Without social media, wala. With social media, nasa bahay lang ako. And I can do a lot more things pa while I'm doing it. Tsaka, kontrolado ko lahat. And mas malawak yung nare-reach ko na range ng tao. Dahil sa kanyang karanasan sa kolehiyo, may porsyento ng kanyang kita ang ibinabahagi niya sa ating mga kapamilya na nangangailangan ng kalinga. Mostly kasi sa hospital lang talaga po. Sa charity ward ng mga hospitals. Kasi in nursing nga, nung nakapag-duty ako sa charity ward, parang hirap po talaga silang magbayad. Minsan,
tumataas na lang yung bill, hindi pa sila makalabas ng hospitals. Currently, naghahanap pa po kami ng more charities na hindi naman sa hospital. Sabi nga ng ilan, dasal lang. Pero bukod sa dasal, dapat samahan natin ito ng aksyon para makamit ang tagumpay. Yung susi ng wagi ko sa negosyo, prayers talaga. Yun lang talaga yung naiisip kong nakatulong sa akin all throughout my journey. Trust in the Lord's timing. Huwag lang mag-give up. Keep on trying new things. Tara na't yumaman at manood ng may puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.